issue na mahalaga din at dapat nga ay may active role ang lahat ng mga Pilipino ay ang pagdepensa ng West Philippine Sea. So, Mr. Chair, so far, may mga napapublish po ba na mga balita ang SMNI in connection to the issue of the West Philippine Sea? Whenever may magkakaroon po ng press conference at pinapatawag po ang Department of Defense or Philippine Coast Guard in relations po sa West Philippine Sea, meron po tayong reporters po na nagko-cover and binabalita po nila on the same day po. May mga big reporters po tayo sa defense, sa PCG po, lahat po ng areas na may concern po sa West Philippine Sea. Media network na Chinese Global Television Network o CGTN. Mr. Chair, may ipapa-flash po sana tayo na ilan sa mga na-observe din natin regarding this partnership. Kasi meron pong isang tweet ang account na SMNI News sa platform na X, which is formerly Twitter, announcing this deal. Ang sabi po dun sa tweet, at kung maaari po ay may flash din ito, and I quote, "Isang partnership deal ang nakatakdang isapinal sa pagitan ng SMNI News at ng China Global Television Network or CGTN para sa pagbabalita." End of quote. Tapos Mr. Chair, sa ilalim po nun ay yung link sa website ng SMNI News. That would be smninewschannel.com. Ito po ay na-tweet noong July 18, 2023. And may ifa-flash na po ba natin? Sige, well, nantay po natin, Mr. Chair, para din explain ko ang nilalaman nitong nakita po natin. So, part po ng tweet ay yung link. So, kung i-click po yung link, dapat makikita ang news item ng SMNI to further explain ano ang partnership deal. Pero, Mr. Chair, pag na-click na po ang link, ang lalabas na po ay yung error na mensahe. 404, oops, that page cannot be found. So, Mr. Chair, maybe know, bakit po hindi na makita ang ganitong webpage sa smninewschannel.com. Mr. Chair, can I ask if it is Facebook, YouTube, TikTok? May know what platform is that, Mr. Chair? Mr. Chair, I just mentioned na may tweet po sa X, which is formerly Twitter, tapos may link po ng page. Pero ang link po mismo, pag iniklik, ang lalabas po ay wala na ang page. To the best of my knowledge, Mr. Chair, the Facebook, the Twitter, YouTube, tinanggal nila ang SMNI, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po ay sa page mismo ng SMNI. It's smninewschannel.com. So, Mr. Chair, ang tanging may control po nito ay SMNI, hindi po ang ibang mga social media companies or platforms. If there's someone who can answer this correctly, please introduce yourself and what position do you hold? I'm Christina Sancaro, Mr. Chair, a part of the BOD, but also involved in operations at SMNI. Please. Thank you. Please answer. Okay. Maybe the Honorable Raul Manuel was saying, the link that he was saying was, because most of our videos on our website before was hosted by YouTube, and since our YouTube... Mr. Chair, allow me to interrupt. Hindi po connected ang inyong website sa YouTube. Mr. Chair, kasi baka mali po ang committee na ito eh. Dahil, again, ang website po na ito ay mismo nasa news channel, or ibig sabihin, nasa website mismo ng SMNI, and no other entity has control of that website except SMNI. So, ibig sabihin, Mr. Chair, kung na-take down ang page na ito, it would be SMNI that took it down. So, ang tanong po natin, bakit hindi na available ang ganitong news item which is supposed to explain that tweet regarding the partnership of SMNI and CGTN? If I may, Mr. Chair. Is this your first time to attend the hearing, ma'am? I was here the first hearing. It's not my first year. Were you part of the group that received the... Sabi po ng tweet ay isa sa pinal. So, ibig sabihin po yung sinasabi po ni Attorney Mark kanina na ongoing po yung transaction. Wala pa pong nangyayaring final na transaction with CGTN. Maraming salamat po. Mr. Chair, the resource person is not answering the question. We are actually not referring to any video which is hosted by some other platform like YouTube or iba pa. Ang nasa link po ay mismo galing sa SMNI. And clearly, gusto nating i-establish ang fact na tinake down ng SMNI ang sarili nilang balita to explain the details of that partnership with the CGTN. So, ma'am, please reply. Tinanggal niyo ba o inalis niyo ba?
Mr. Chair, wala po akong personal knowledge. Kung yan po ay tinake down, yun po to the best of my knowledge na ma-explain ko na napagmeetingan namin ng IT before pa way back kung bakit nawawala yung iba namin mga videos. Sino pwede mag-explain ito? Kung hindi ko kayo, kayong board of directors, di ba dapat yung mga lahat yan, yung mga technical, mag-explain sa inyo kung anong nangyayari sa inyong website? Apparently, na-take down ang news item na ito. Galing mismo sa SMNI, they posted it, and then tinake down din po nila. So, tatanungin na lang din po natin ang mga detalye. So, dun po sa partnership ng SMNI News tsaka CGTN, ay aside dun sa video sharing, ibig sabihin po ba noon, the Chinese media can feed us with videos na pwede natin i-play dito and the other way around? Ano po ang terms na gustong ma-achieve ng agreement ng dalawa? To anyone po, anyone. SMNI. Yes, ma'am. Kayo pa rin. If I may, Mr. Chair. Yes, you may. Ang natatangi po na magiging laman po ng agreement na yan ay kung mayroon po silang video footage na gusto namin na gamitin sa aming balita ay pwede po namin gamitin at hindi po nila kami pwedeng diktahan kung anong balita ang aming ipapalabas. The same goes with them. Katulad din po yan ng subscription sa Reuters yung pinapaliwalag po kanina ni Attorney Mark. Ganun lang po, Your Honor. Mr. Chair. Mr. Chair, dahil nga isa sa mga issue na mahalaga din at dapat nga ay may active role ang lahat ng mga Pilipino ay ang pagdepensa ng West Philippine Sea. So, Mr. Chair, so far, may mga napapublish po ba ng mga balita ang SMNI in connection to the issue of the West Philippine Sea? Ma'am, who replied? Yes. Please state your name. Good morning, sir. Hannah Sancho, SMNI po. Member po ng BODN, kasama din po sa operations ng SMNI. Kung ano po yung mga balita po na nakukuha ng mga reporters namin, with regards po sa issue po ng West Philippine Sea, ay binabalita po namin po. So, Mr. Chair, how often ang coverage ng SMNI regarding what is happening in the West Philippine Sea? Please proceed. Your Honor? Yes, please reply. Whenever may magkakaroon po ng press conference na pinapatawag po ang Department of Defense, or Philippine Coast Guard in relations po sa West Philippine Sea, meron po tayong reporters po na nagko-cover and binabalita po nila on the same day po. May mga big reporters po tayo sa defense, sa PCG po, lahat po ng areas na may concern po sa West Philippine Sea. Mr. Chair, would the SMNI agree na ang West Philippine Sea ay bahagi iyan ng teritoryo ng Pilipinas? Yes, who will reply? Attorney Tolentino. Yes, Mr. Chair. We agree that West Philippine Sea is part of the Philippines. Now, Mr. Chair, with that, paano po natin matitiyak na ang coverage when it comes to this issue ay tunay na magiging aligned doon sa ating claims with the West Philippine Sea kung ang partner mismo ng SMNI ay isang media network na ito ay bahagi talaga mismo o ito ay pagmamay-ari ng Chinese government. Sama sa sinasabi ng ating director, hindi diriktahan ang SMNI kung ano yung news na ipapakita. But based only on the video, parang hiraman ng video, same also yung ginagawa ng other media networks na mga subscribers. Kasi yung subscription kasi ng Reuters, yung agency France, may bayad po yan. But with respect to CGTN, walang bayad po yan. So, yun ang pagkakaiba. But still, ang ginagamit natin, yung mga video clippings, magaling lang po, but it doesn't mean na may dikta on the part of the CGTN to the SMNI. In fact, per record, Mr. Chair, wala pa pong final written agreement with SMNI and CGTN. Mr. Chair, what is the timeline of that agreement? When is that expected to be finalized? At kailan mapipirmahan? Who can reply? Attorney? Yes, ma'am. Thank you, Mr. Chair. For now, wala pa pong timeline itong mga usapin na ito sapagkat lumalalim po ang ating usapin sa West Philippine Sea. Yan lang po. Thank you. Can SMNI elaborate on that, Mr. Chair? Kasi ang nabanggit kanina, whatever is the stand of, for example, China doon sa West Philippine Sea, hindi daw makaka-affect sa kanilang coverage. Pero ngayon, Mr. Chair, ang binabanggit dahil umiinit ang issue, then hindi pa definitely makapagsabi ang SMNI, kailan mapipinal ang agreement?
katulad po ng sinabi ko, Mr. Chair. Yes, please. Yes, po. Katulad ng sinabi ko po kanina, wala pa pong final date dahil hindi pa po kami uli na kikipag-usap sa CGTN kung kailan po ito maisa sa penal. Kaya po ang aming mga balita ay isa sa penal. Sige, Mr. Chair, kasi ang naging tweet mismo ng SMNI News, ang pinakita natin kanina, ang sabi po doon, the partnership deal is set to be finalized. And ang date po noon ay July 18, 2023. So, Mr. Chair, ilang buwan na rin ang lumipas. Kaya, I think it is timely for us to ask, no? Kasi nga, ang involved dito ay ang patuloy na operations ng SMNI, and we have the right to know kung kailan talaga mapafinalize ang ganitong agreement, kung ito naman ay titindigan talaga ng SMNI na matuloy. Mr. Chair, yes, last meeting with the executives of SMNI and China State TV, the CGTN, was last July 2023. But still, we are still in the process of negotiation. It's not yet final. Hopefully, as soon as possible, as long as wala pong mabiolate na law ng ating batas, we will agree. But assuming na may violations of the law, we will not sign any agreement with the TV-CGTN. That's why we would like to undertake na yung SMNI, we will follow all the laws and the Philippine Constitution with respect to this agreement. Now, Mr. Chair, ang kasunod po natin na magiging tanong, no? Dahil ang SMNI, as we have observed, ay naging part ng kanyang pag-present ng mga balita, whether totoo man o hindi, ay ang pag-red tag sa iba't ibang mga tao. Mr. Chair, concerned ang ating mga mangingisda na nandyan sa area na malapit sa West Philippine Sea. Dahil sila sa totoo lang, mahal nila ang bayan, tapos ang at stake dyan ay assigned sa territory natin, kabuhayan nila. Now, Mr. Chair, they are very bothered with this kind of partnership. Dahil kapag halimbawa sila ay nagsalita in defense of the West Philippine Sea, paano sila i-cover ng SMNI kung ganon kasama ang tingin sa mga taong nagpapaabot lamang ng kanilang mga hinaing? They fear that if ever lumala ang nangyayari sa West Philippine Sea, baka sila pa ay i-red tag ng SMNI, tatawaging mga kalaban ng bayan, when in fact what they are doing is actually in service of the goals of our country. The reply, does that, are you asking for a reply? Yes. So, Attorney Tolentino. We believe, Mr. Chair, that there is no red tagging. We never practice red tagging. And in fact, wala po sa batas ang red tagging, Mr. Chair. So, sandali. So, sinasabi ko nyo, hindi rin nag-red tag. Never. Then you follow it up by there is no law. Yes, Mr. Chair. That describes red tagging. Yes, Mr. Chair. Or defines red tagging. Yes, Mr. Chair. Yes. Mr. Chair, meron na pong mga bahagi ng ating judicial branch na nag-define ng red tagging. We have Associate Justice Marvick Leonin, nandiyan din ang Manila Regional Trial Court. So, Mr. Chair, andiyan na rin po ang mga definitions. And Mr. Chair, isa nga ito sa mga mabibigat na usapin natin eh. Kasi itong nangyayaring red tagging, totoo at real siya na nangyayari. So, hindi natin matanggapin na hanggang ngayon ay dinedeny ng network na ginagawa niya ito, kasi napakarami na pong mga independent outlets and even other fact-checking agencies na nagsasabi na nag-red tag ang SMNI. Halimbawa, Mr. Chair, so actually maliban dun sa issue nga, di ba, ng pag-red tag sa mga defenders din ng West Philippine Sea, ay napakarami ding mga usapin pa. For example, Mr. Chair, we have Verifiles na nag-fact check ng isa sa mga claims ni Lorraine Badoy Partosa. Ang sabi po nila ay, for example, we have Jonathan De Santos na isang officer, actually chairperson ng National Union of Journalists of the Philippines, Mr. Chair. So, supposedly, if SMNI claims that it is a legitimate media organization, then dapat katuwang niya, no? At pinoprotektahan din niya ang kanyang kapwa media. And right now, they are even appealing to other media outlets to defend its freedom of expression. Pero Mr. Chair, inabuso ng SMNI ang kanyang freedom of expression to the point na pati media ay nire-red tag nila. So, Mr. Chair, meron po ba tayong resource person mula sa, for example, media practitioners natin? Yes. Mr. Chair, meron po bang from, ano, like, media practitioners?